Okay mga boss, may gagawin tayo ng speaker. Bukas na to kasi ano, pina-estimate muna ng may-ari kung magkano yung aabutin. Bali ito mga boss ay pinagawa na sa akin dati, kaya lang sadyang hataw magpatugtog yung may-ari. Nasira na naman, wala naman daw problema. Pag nasira, di pagawa kasi may pampagawa naman. So check natin yung ano. Ito yung pinakalinya ng speaker. Yan. Tester natin kung gumagana. So wala siya, ayos naman ang tester. Isubok natin sa speaker o sa amplifier sa gitna. So wala talaga siyang source. Ay meron. Nagkaroon mga boss. Wala lang, pa-copyright tong ano. Oh, meron. Pero wala yung Twitter. Wala. So may problema itong speaker kasi tinapi ko lang ng ganon, tumunog. Bukas na rin pala yan mga boss, gawa ng ano, pinakita ko sa may-ari kung anong problema. So dinidimo lang natin dito. So ang problema nito ay ito. Tingnan natin. Okay naman, hindi nawawala. Ayun, nawala. Galawin natin. Ito munang isa. Okay naman. Itong isa. So, may problema mga boss ha. Pigtail. Alamin natin kung saan banda. Dito pa. Ayun. Sa puno. Sa puno. Dito. Wala ba? Ayun o. So may problema yung pigtail, nawawala-wala pag ginagalaw. Ayusin na lang natin yan. O ngayon, okay. Tapos napansin ko dito mga boss. Lagay natin dito yung ano. Yan. Andito na lang, hirapan tayo. Ito yung ano niya. Linya ng Twitter nakasakit, so yung isa para dito, yung isa naman para doon. So tinister natin to. Walang response mga boss. Ibig sabihin sira na pareho. Tapos napansin ko din yung kapasitor niya. Yung kapasitor niya na 15 microfarad lumubo na rin. Siguro i-modify na lang natin to kasi para saan ba yung 15? Papunta sa isang linya at saka mapapansin niyo yung hinang oh. So lumusaw na rin, ayan oh. Nagkaroon na rin ng loose connection. Okay, babaguhin natin 'yan. Kalasing ko muna yung dalawang tweeter. Pangkalas ko. Yun lang. So napalitan na to ng Twitter na sira pa rin. Sabi ng may-ari, palitan na lang din huli. Medyo ano talaga ha, hataw yung may-ari magpatugtog. Ayan. So ang kinabit natin dati ay Broadway. Bumigay pa rin. Itong isa,
malas yung school dahil. Buti na lang, sira na lang, dumulas yung ano eh. So testirin natin to kung ayos pa. Oh, mapapansin nyo wala na rin siyang palo sa tester. Ayan. Patay na rin siya mga boss. Tingin na natin para sigurado. Tubigan ko. Kapit natin battery. Saglit lang kuya. Okay, wala. Tanggalin natin yung isa. Tabi-tabi magadit nga. So, sira din tong tweeter. Sira yung dalawa. Dalawa ang papalitan. Okay, balikan ko lang mga boss. May tama mga boss ay ito. Kung mapapansin nyo, wala na siya oh. Putol na yung puno nyo. Ang humahawak na lang dyan ay yung pinaka-tila na kasama. Kaya kakalasin natin yan. Tapos i-double check ko din yung kabila kung ganun din ang nangyari. So putulan na lang natin yan tapos iusog natin. Ganun kasi mahaba-haba pa naman para mas maayos. So kalasin natin dito, kinalas ko na yung dust cap. Kalasin natin ulit dyan. Then ayusin natin. Sa ano naman, dito naman sa board, imumodify natin to mga boss. Imumodify natin to para ano, para dalawang tweeter naman kasi ang gagamitin natin, so wala na mid-range at sira naman tong capacitor na to. Papalitan natin to ng ano, 2.2 na lang ang gagamitin natin dyan sa dalawa. So bali pati yan papalitan natin. Yung resistor tingnan ko kung 10 ohms yan, pwede na. Okay, saglit lang mga boss. Tayo mga boss, bali yun na, natakpan na natin. Then yung mga pigtail, asa na ba yun? Kung saan ko na nailagay. Nakandahulog na ata. Nahulog na ata dito sa gilid-gilid. Ito. Yung mga pigtail. Pinalitan ko na pareho yung dalawa. Dito pa pala yung isa. Yan. Tapos yung ano, ilawan natin. Ayan. Nilagyan ko ng panibago na ano. Nilagyan ko din ng cover para mas matibay-tibay ng konti. Ayan, tapos dyan sa kabila, sa pinakadulo, kasi doon naglulo ko, nilagyan natin ng glow. Kasi yung may-ari nito, ano talaga eh, hataw magpatugtog eh, yung parang wala ng bukas. Tsaka yung tweeter naman, sabi niya, palitan ko na lang para ano, ayan. So, ito yung ikakabit natin, dalawang Broadway na TX100. Actually, yung isa doon pwede pa i-repair, pero mas mainam daw na palitan na lang para ano, mas maganda. Ngayon, binago ko yung circuit para sa ano, yung high pass filter para sa ano, kasi naka-3-way to, tapos yung isa doon mid-range, tapos yung isa naman tweeter. So ang ginawa natin, puro tweeter tapos pinalitan natin ng capacitor. Ang nilagay natin na capacitor ay 2.2 rin to, yan. Tsaka itong resistor 10 ohms, binalik ko kasi ayos naman. Then hininang na lang natin dito yung mga nag-loose na ano, na connector. So dalawa, ang mangyari to, 2-way na lang to mga boss. Dalawang tweeter, tapos isang woofer. So tingnan natin kung bibigay pa rin, pero binalaan ko na sila eh. Pero wala naman atang problema sa kanila kasi sabi nila wala naman problema yan eh. Pag nasira, di ipagawa uli. Pag nasira, gastos uli. So next time, uupiran ko sila ng ano, kung masira pa rin to. Actually, double magneto na ano, na speaker natin inches. Siguro, ano, mas recommend ko na lang na, halimbawa, bumigay pa rin to. Palitan na lang na mas mataas na watts na ano, speaker. Then yung tweeter, siguro i-upgrade din natin yan, pati itong ano,
i-calibrate ko 'yan, babaguhin ko pa pag ano. So sa ngayon, ganyan muna. Pangalawang gawa ko na 'to, mga boss, sa speaker na 'to. Ipangsalpa ko muna, tapos naglagari tayo diyan ng ano, pagdadaanan ng ano, tapos ganun din sa kabila. So assemble ko muna, then i-testing natin. Ayan, mga boss, nagawa natin ang paraan, ayos na, testing natin. Okay na. Ayos na. Lasa-lasa natin. Ayan. Dalawang ano, TX100. So ayos na to, mga boss, at madalas talaga to ako makaka-encounter ng ganitong trouble. Twitter yung unang nasisira. Unang-una yung mga Twitter nito ay disposable na. At bakit nasisira yung Twitter? Kadalasan kasi niyan yung feedback sa microphone o kaya yung may-ari katulad nito. Talagang hataw kung magpa-sounds. Hindi siguro kabisado magtimpla. Ganun. Sinabihan ko naman dati, naulit pa rin yung ano, talagang ano. Wala naman problema 'yon kasi tuwing ano naman may pambayad naman sila. Kaya okay lang din sa akin. Tuwing masira, gawin. Ganun lang. Nagpa-advise lang ako ng mas magandang option kaya lang sabi na okay na 'yan, basta gawin na lang daw. So ayos na. Mga boss, alam ko maraming gumagamit ng mga ganitong speaker at nag-i-inquire. So, kung ano yung mga nakikita yung trouble, halos ganun lang po, pabalik-balik lang. Ganun lang yung sira. Minsan nasisira itong foam, minsan naman yung mga tweeter, minsan yung capacitor, minsan naman wiring. So, hanggang dito na lang yung vlog natin sa speaker na to. Maraming salamat, mga boss, at God bless po sa ating lahat.